Hi guys, mga ka-friendship, gagawa tayo ng Biko Buko Pandan. Ayan, unahin natin, gawa tayo ng latik. Palalatikin natin yan guys. Siyempre, alam nyo naman yan, diba, paggawa niyan. Napaka-common na, diba? Ayan, isang latang gata guys. At ang malagkit at tangkilang ginawa ko. Ayan, malapit na. Lumalabas na ang oil niya. At huwag niyo masyadong lutuin guys kasi pag medyo brown na talaga, napait ang latik. Ayan, sa akin ganyan lang. Okay, at huwag niyo itatapon ang oil. At itong pinaglutuan ang latik, konti-konti tagalin lang yung mga sunog-sunog at dyan na natin ilalagay ang gata. Okay lang kasi may natitira-tirang latik. Okay lang guys. Kasi pang pa ano din yan ng amoy. Aroma. Aroma ng latik. Ayan. Gawa ko naman dyan gata. Isang lata at kalate. Isang coconut milk tsaka cream. Creamy siya. Creamy yung isang lata. At yan sugar na nilagay ko guys. Ayan nagbubuo sa sobrang lamig. Nagbubuo ang sugar. Pwede kahit anong kulay, kahit brown. At lagyan natin ng konting asin, yung patak-patak lang ba? Yung matawag dito. Basta patak-patak, hindi ko. Pakuluan natin mabuti ang gata. At ilagay natin ang yung flavor na liquid ng pandan. Paglalagay ko guys, paunti-unti, inuna ko muna, dalang kutsara yan. Huwag nating ibuhos lahat. Paunti-unti lang. Kasi baka naman mapasobrang kulay. At least pag maputla, mamaya pwede nating maremedyohan, di ba? Okay. At haluin natin mabuti para hindi magbuo-buo siya. Ayan. Isa pang kalati, pang kutsar. Pero may natitira pa siya, guys. Ay guys, ayan pala. Nalimutan ko i-video yung coconut. Yung coconut. Yung buko. Sorry guys, nalimutan ko on ang record. Ayan o, isang lata siya guys. Buo siyang buko. Tapos ako na naghiwa-hiwa. Kailangan maluto din siya yung buko. Kasi matigas eh. Isasama niyo mamaya doon sa pagpapakulo ng gata. Okay. At siyempre, halo tayo ng halo. Ayan, dinagdag ko guys. Kasi maputla siya eh. Bali, isang buting maliit ang nagamit. 30 ml. Tama-tama lang pala siya. Kaya okay lang yung dandan ng paglalagay guys. Kasi pwede pa naman siyang ilagay pang huli. Habang hindi pa luto masyado ang malagkit. Ayan, halo ko lang. Halo lang talaga dyan. At pag yung talagang lumalagit-lagit na mahirap ng haluin, luto na yon. At guys, ayan o, tutong. Bango niya guys o. At pag mainit yan tutong guys, ang sarap kainin yan. Kaya talagang konti, ginawan ko lang tutong yan. Ayan o. Yung bata pa ako, nagluluto sa amin sa probinsya niyan eh. Ang sarap ng tutong. Sinasabi ng mga tatanda, masamang kumain mga bata ng tutong. Kasi daw tatama rin yung pala. Kaya pala masama. Sila lang muna matatanda ang kakain. Dahil masarap. Diba? O ayan guys, wala akong dahon ng saging. Kaya foil at saka yung saranlap. Kahit ano pwede saan nyo ilagay. Pero mas maganda kung may dahon kayo ng saging. Dahil yung aroma ng dahon ng saging, mas lalo nakakabighani. Kainin ng amoy, diba? Oh. Eh, wala kasi ako, guys. Kaya, kanya-kanyang discard lang yan. Kahit saan mo pwede ilagay. Ayan, dasik-dasikin natin. Habang mainit pa. Kasi, pag lumamig talaga, ang hirap niyang i-korte. Ayan. At, papahira natin ng pinaglatikan. Ayan, guys. Aroma din yan. Mabango yung oil na yan. Diba, lato na kasi. Latik. Naglatikan.
Okay. At magta-topping na tayo ng latik. Conforme sa inyo guys, kung talagang maraming marami, pwede. Basta yung onion o sa inyong gusto nyo sarili na kung kaano karami ang latik na nyo pwede ilagay. Baka naman kasi pag sobra-sobra, nakakasawa, diba? Naman yung sawa, yung umay sa amin, tawag doon eh. Ayan, okay na guys. At habang mainit pa, lagyan na natin ang hiwa-hiwa kasi talaga pag lumamig siya matigas, mahirap ng hiwa-hiwain. At ayan, isa pang paraan guys, oh. Pahiran ulit ng pinaglatikan ng latik, yung oil, coconut oil. Ayan, shape natin, tasik natin dyan. Kasi may natira pa eh. Try nyo guys, yung walang latik. Maganda o, ayan o, may ano, mayroong tutong-tutong, lutong-luto guys. Masarap, bango. Lalo, talaga napapakain ka na nyan. Talaga yung tutong niya, kunin mo na. Ayan o. Try nyo guys, masarap yan. May buko. Yang coconut. Okay. Alin man ang kainin nyo dyan, masarap. Without latik at may latik. Okay, bye.